isang ina na inakalang magkakaroon ng dalawang kambal na anak hanggang isang bagay ang di kapanipaniwalang nadiskubre ng isang doktor sa kanyang sinapunan. Kung isa kang ina, marahil alam mo ang pakiramdam ng pagiging abala sa pag-aalaga ng bata. Kapos ka lagi sa oras, pagod, puyat, at pangunahing pangangailangan ang pera upang matustusan ang pangangailangan ng isang bata. Pero paano naman kaya kung hindi ka pinalad magkaanak? Mawawalan ka kaya ng pag-asa? Subukan nating pasukin ang mundo ng isang extraordinaryong nanay, ang dakilang nanay mula Houston, Texas sa Amerika, na tila kakaiba sa lahat ng nanay ang kanyang karanasan. Pero kung bago ka pa lang dito, make sure na mag-subscribe at i-click na din ng bell notification upang maging updated ka sa mga kahangahangang video dito lamang sa Cindy Facts. Isang mag-asawa mula Houston, Texas ang matagal nang inaasam na magkakaanak sapagkat kahit anong subok nila ay talagang mahirap sa kanila ang magkaroon ng anak. Subalit, dahil sa kagustuhan ng mag-asawang magkaroon ng supling, ay ikinonsider nila ang lahat ng mga paraan upang maging ganap na pamilya. Habang naghihintay ng biyaya, nagpunta ang mag-asawa sa bansang Nicaragua para sa isang mission trip ng kanilang simbahan. Doon ibinahagi ng mag-asawa ang kanilang panalangin na sana nga ay biyayaan sila ng anak. Narinig ng isang pastor ang kanilang pinagdaraanan, kaya pinagpanalangin niya ito. Hinihingi nila na sana nga ay dinggin ang matagal nang hinihingi ng mag-asawa. Pagka-uwi nila sa kanilang tahanan sa Houston, Texas, ay agad nang nagpunta ang mag-asawa sa isang fertility expert upang doon subukan ang IUI o mas kilala sa tawag na intrauterine insemination. Subalit, hindi kumbinsido ang mag-asawa sa prosesong ito, lalo pa 25% lamang ang successful rate of pregnancy dito. Makalipas ang 2 linggo, isang napakagandang balita ang natanggap ng mag-asawa sapagkat sa wakas ay buntis ang kanyang asawa. Agad namang sumailalim si Lorraine sa isang kauna-unahang check-up upang masuri ng mga eksperto ang kanyang kalagayan. Sa unang check-up ni Lorraine ay napansin kaagad ng nurse ang kakaibang taas ng hormones level ni Lorraine na siyang isang indikasyon na hindi lamang isa kundi marahil kambal ang kanyang dinadala. Siyempre, natuwa naman ang mag-asawa sa balitang ito sapagkat matagal na nilang gustong magkaanak at ngayon kambal pa talaga ang ibinigay sa kanila. Dumating na ang schedule ng ultrasound upang suriin ang kalagayan ng kambal sa sinapupunan ni Lorraine. Subalit, isang kakaibang bagay ang natukasan ng doktor sa sinapupunan ni Lorraine habang ginagawa nito ang ultrasound. 3, 4, 5! 5 bata ang kanyang nakita at sandali lang at may nakita pang 1, 6! 6 lahat ang ipinagbubuntis ni Lorraine. 6 na mga anghel ang kumpirmadong nakikipaglaban sa kanilang mga buhay. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang narinig. Magkahalong tuwa at takot ang kanilang nadarama. At dahil nga sa kakaibang sitwasyon ni Lorraine, ay binigyan sila ng opsyon ng doktor. Ang sabi nito'y kailangang i-abort ang ilang mga fetus upang mabigyan ng tsansa na mabuhay ang iba. Dahil nga malaki ang posibilidad na magdudulot ito ng komplikasyon ng pagbubuntis o di kaya'y komplikasyon sa mga bata. Subalit, hindi na naging opsyon ng mag-asawa ang ipalaglag ang ilan sa mga ito. Binigyan pa din nila ng tsansang makipaglaban sa kanilang buhay ang bawat isa. Sa 29th na linggo sa pagbubuntis ni Lorraine, ay napansin ng doktor na ang isang sanggol ay nasa masamang kalagayan. Ang blood pressure ni Lorraine ay mababang mababa, kaya nagdesisyon ng mga doktor na magkaroon ng intended delivery upang maagapan ang komplikasyon sa mga sanggol. 23rd ng Abril taong 2012, 35 nurse ang naghanda sa pagsilang ni Lorraine sa kanyang 6 na sanggol sa pamamagitan ng cesarean section. 6 sa mga ito ang naka-assign upang ihatid ang bawat isang bata sa neonatal intensive care unit. At sa wakas, matagumpay na isinilang ni Lorraine
kumain ang 6 na sanggol sa loob lamang ng 4 na minuto. 3 lalaki at 3 babae. Sina Andrew, Benjamin, Caroline, Leia, Allison at Levi ang mga anghel na isinilang ni Lorin. Sa kabutihang palad, buhay ang 6 na sanggol ng mag-asawa. Si Allison, ang kauna-unahang sanggol na naging stable. Subalit si Leia Michelle naman, ang huling nakalabas sa ospital at kinakailangan ng masusing pag-aaruga sapagkat madalas itong magkasakit at hindi din nag-develop ng husto ang kanyang utak sapagkat siya ang nasa pinakaibaba ng sinapupunan ng kanyang ina. Dahilan upang hindi siya naabutan ng wastong nutrisyon habang siya'y dinadala. Ngayon ay 8 taong gulang na ang magkakapatid. Masaya at sabay-sabay na pumapasok sa paaralan. Sabay-sabay naglalaro at sabay-sabay na lumalaki. At salamat naman sa mga suportang ibinigay ng kanilang pamilya, mga kaibigan at iba pang kakilala. Tunay na isang napakagandang regalo ang natanggap ng mag-asawang Perkins. Subalit, iisa lamang ang gustong iparating ng mga mag-asawang Perkins sa buong mundo. Isang napakalaki at napakagandang biyaya ang buhay ng isang bata na di dapat palagpasin. Sa mga desisyong ating tinatahak, isipin itong mabuti. Paano na lamang kung tinalo ang mag-asawa sa takot? Paano na lamang kung nawalan sila ng pag-asa? Paano na lamang kung pinili ng mag-asawa ang ipalaglag ang ibang sanggol? Marahil, hindi niya masisilayan ang napakagandang pakiramdam ng pagiging isang ganap na magulang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan na i-like at i-share itong video na to sa iba mo pang kaibigan. Make sure na makapag-subscribe ka din upang maging updated ka naman sa mga kahangahangang video. Dito lamang sa Cindy Facts!